guys, welcome back. It's me again, Ayumi Des, Ryusiko Nikaishimasu. Guys, yung video na to, i-share ko lang sa inyo kung ano bang mga requirements sa pagkuha ng marriage license kung gusto nyo magpakasal dito sa Japan. Ang marriage license, guys, is ito yung requirements para sa parehong Pilipino na gusto magpakasal dito sa Japan. So, kung pareho kayong Pilipino, maaari lang kayong ikasal sa Philippine Embassy. Kasi ang pwede lang ikasal sa City Hall is yung Japanese na mag-aasawa ng Filipino or Japanese to Japanese. Kung ikaw ay Pilipino at gusto mong magpakasal sa Japanese, kailangan mong kuhanin is LCCM. Tingnan nyo na lang po yung ibang video ko, may mga requirements din po doon. Kung pareho kayong Pilipino na may hawak ng visa, ibig sabihin wala po kayong sariling kisoki sa Japan. Kahit pa third degree, fourth degree, or permanent residence, basta hindi po kayo Japanese citizens, wala po kayong sariling kisoki. At hindi kayo pwedeng ikasal sa City Hall. Guys, kung nagpakasal kayo sa City Hall, tapos pareho kayong Pilipino, at hindi yun akma sa batas na nilalahat, para maiwasan ang anumang magiging problema in the future, sumunod po tayo sa tamang proseso sa pagpapakasal. Kung pareho kayong Pilipino, huwag sa City Hall kundi sa Philippine Embassy kayo mismo kumuha ng ML at magpakasal. Ito yung requirements, guys, para dun sa walang asawa Filipino applicant. Number 1 is yung application form at saka yung number 2 is valid passport original at saka isang copy. Pangatlo, guys, is yung residence card nyo at saka isang copy na din. Number 4 is yung PSA nyo, birth certificate, isang copy at saka isang original. Dapat siya naka-apostel, ne? Yung number 5, PSA CNMR with no record of married, one copy at saka original. Naka-apostel din. Number 6, guys, is yung passport picture, 4 pieces. Measurement is 35mm by 45mm. Requirements for Filipino applicant divorce. Number 1 is yung application form. Number 2 is yung valid passport, original at saka isang copy. Number 3 is residence card with original at saka isang copy. Number 4 is yung PSA birth certificate, isang copy at saka isang original na apostille. Number 5 is yung DFE Marriage Certificate or Report of Marriage with Annotation of the Judicial Recognition of Divorce with Apostille 2, guys. Yung picture, guys, ay from Google lang po yan for reference only. Original at saka isang copy. Number 6 is yung passport picture, 4 pieces each applicant. Number 7 is yung divorce, yung asawa mong Japanese. Kailangan mag-submit ng family registered o kisuki tohon. Nakalagay doon yung couple's place and date of divorce. Number 8, para doon sa asawa mo dati na foreign national pero hindi naman Japanese, please submit certificate of acceptance of divorce o jury zooming on. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe. Nikaishimasu! Ito naman, guys, yung requirements for Filipino applicant. Married was annulled in the Philippines. Number 1, yung application form. Number 2 is valid passport, original, at saka isang copy. Number 3 is residence card, original, at saka isang copy. Number 4 is DFE PSA birth certificate, isang original, tapos isang copy with apostille. Number 5 is yung PSA Marriage Certificate or PSA Report of Marriage or hindi naman Recognition of Divorce, isang original at saka isang copy. Or Philippine Court Decision with Certificate ng Annulment of Marriage, original at saka isang copy. Ayan po yung sample, hindi po yan sa akin, for reference only, guys, from Google. Number 6 is yung passport picture, 4 pieces each applicant. Guys, ito naman yung requirements para dun sa widow o widower or balo. Guys, reminder lang, kailangan nyo daw magantay ng 300 days bago kayo makapag-apply para sa spouse. Number 1 is yung application form. Number 2 is valid passport, original, isang copy. At saka number 3, residence card, original, at saka isang copy. Number 4 is DFE PS,
PSE birth certificate, isang original at saka isang copy with apostille. Number 5 is PSE death certificate, original at saka isang copy para sa Pilipino. Para sa Japanese naman, Shibo Todoki Kisai Jeko Zomenho. Sa foreign national naman, pero hindi Japanese, death certificate issue sa embassy nila. Additional requirements para dun sa Pilipino between 18 to 25 years old. Kailangan niya ng affidavit of parental consent at advice. Ayan po guys yung mga kailangan niyo. Lahat ng mga document na kailangan niyo. Tapos pag okay na, pwede na po kayong mag-apply ng marriage license dito sa Japan. Guys, ililink ko dyan sa baba yung mga information ng Tokyo, ng contact number nila, at saka sa Osaka Embassy. Para kung may mga inquiries kayo, kasi pandemic ngayon, baka by appointment lang sila, by mail lang, ne? Ayun lang guys, tapos kung may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-comment dyan, susubukan ko sagutin yan. Or i-like naman yung page ko, mag-message lang kayo doon. Thank you so much guys, don't forget to like and subscribe, please, onegai shimasu. Thank you so much, arigatou gozaimasu. Itsumo ni kitsukete ne, janemata ne, bye bye.